habang ang ilan sa mga creature na inaarod sa Pampang ay madaling nakikilala. Ang iba naman sa kanila ay nagiiwan ng puwang para sa mga haka-haka at conspiracy theories. Ang ilan sa mga ito ay kakaiba at talaga namang hindi ka panipaniwala. Ang iba naman dito ay ngayon mo pa lamang makikita at ang iba dito ay talaga namang may hindi ka panipaniwalang sukat. Kaya naman ngayong araw na ito, halika't samahan niyo akong talakayin ang 10 pinakamalaki at hindi pangkaraniwang nilalang na nakita sa dalampasigan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Giant Catfish. Ang Mekong Giant Catfish ay ang freshwater heavyweight champion sa mundo. Ang Guinness Book of World Records ay naitala ang 9-foot animal na nahuli sa Thailand noong 2005. Ang nilalang na ito ay tumitimbang ng 646 pounds. Noong 2015 naman si Dino Ferrari, isang mangingisdang Italiano, ay nakahuli ng napakalaking 280 pounds wild catfish sa ilog ng Italy. Sinasabi ng mga eksperto na ang hayop na ito ay madalas na pumunta sa ilog, kaya naman madali lamang silang nahuhuli. Ang hito na ito ay may sukat na 8.8 feet at talaga namang napakabihirang makahanap ng ganitong species na may ganitong laki. Sinabi ng International Game Fish Association na ang pinakamalaking wild catfish na nahuli sa ilog ng Po ay tumitimbang lamang ng 297 pounds. Sinasabi ng mga eksperto na ang isdang ito ay nakapagtakda ng world record dahil na din sa uri ng takil na ginamit para mahuli lamang ito. Ang ganitong sukat ng hito ay talaga namang napaka-common sa Mississippi noong 1800. Subalit, sila ay kukunti na lamang sa araw na ito. Number 9, Hairy Sea Monster. Ang mga residente ng Oriental Mindoro sa probinsya ng Pilipinas ay nagising sa paglitaw ng isang malaking halimaw noong May 2018. Bago pa dumating ang mga eksperto sa pinangyarihan, pinangalanan na ng mga lokal ang 20 talampakan na hayop na isang globster dahil na din parang katulad talaga niya to. Ang labi ng hayop na ito ay may napakabahong aboy na kung saan pinag-usapan talaga ng mga tao. Ipinaliwanag ng mga scientifico na ang labi na ito ay posibleng mga labi ng isang balyena at ang kanilang parang buhok sa kanilang katawan ay mga nabubulok na muscle fiber. Ang mga scientifico na kumuha ng mga sample mula sa hayop ay halos masuka dahil na din ang labi na ito ay nagtagal talaga ng ilang araw. Ang globster na ito ay halos 4 talampakan ng lapad sa isang dulo at 2 talampakan sa kabilang dulo. Hindi din ito ang unang pagkakataon na may isang creature na inanod sa Pampang dahil meron ding nauna noong nakaraang taon. Ang mga scientifico ay sinabi na ito talaga ay isang balyena dahil normal sa mga balyena na maanod sa baybayin. Number 8, Shark with Missing Livers. Ang baybayin ng South Africa ay naging host sa isang watery wonderhit noong May 2017. Natagpuan ng mga residente ang 3 great white shark na inarod sa baybayin. Ang nakapagtataka sa bahagi ng kwento na ito ay ang lahat ng 3 hayop ay nawawala ang mga atay at ang isa sa kanila ay nawawala din ang puso. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng necropsy sa 3 white shark para malaman din ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa huli nagpagpasyahan nila na maaaring ang mga orcas ang responsable sa pagpatay dahil na din ang mga hayop na ito ay kilalang umaatake sa iba pa mga species ng pating at talagang kumakain ng kanilang organ. Ang kanilang paboritong organ ay atay dahil na din ito mismo ay puno ng taba at mayaman sa nutrients. Ang mga great white shark ay madalas na makita sa tourist attraction sa mga bahagi ng South Africa. Subalit, ang nilalang na ito ay nawala sa tubig salamat sa mga killer whale. Number 7, Anglerfish with a light bulb on its head. Isang mangingisda ang nasa skate park sa California ang nakatagpo ng isang katawan ng isang deep sea anglerfish. Ang mga ganitong pagtuklas ay talaga namang napakabihira dahil na din ang mga isda na ito ay nabubuhay sa madilim na tubig na may lalim na 3,000 talampakan. Dahil na din sa bihira itong makita sa ibabaw, sinasabi ng mga opisyal na ang katawan na ito ay malamang na Pacific football fish. Isang magaan na pangalan para sa nakakatakot na hayop. Ang appendage na nakalawit mula sa mukha ng isdang ito ay isang bioluminescent bulb na ginagamit ng mga creature na ito para makahuli sa mga madilim na bahagi. Ang mga isda na ito ay mayroong ding napakatalas ng ngipin at ang kanilang bibig ay napakalaki na kung saan kain itong lumunok ng biktima na kasing laki ng kanilang katawan. Ang mga babae naman sa mga creature na ito ay lumalaki ng 24 pulgada ang haba habang ang mga lalaki naman ay lumalaki lamang ng 1 pulgada. Dahil ang kanilang pangunahing layunin lamang ay maghanap ng isang babae para sa pagpaparami. Ang natuklasan naman nilang ito ay isang babae dahil na din meron itong mahabang tangkay sa ulo na ginagamit niya para makapangakit ng biktima. Number 6, Oarfish.
Noong June 2015 sa isang beach sa Catalina Island sa California, natagpuan ng isang napakalaking oarfish. At gaya ng pinapaiwatig ng kanilang pangalan, ang hype na ito ay halos napakabihira dahil ang lahat ng ito ay nakatira sa pinakamalalim na dagat. Ang malaking nilalang na ito ay may sukat na 13 at kalahating talampakan ng haba. Kaya naman ito ang nagpahintulot sa mga saintipiko na pag-aralan ng creature. Ito din ay isang sapat na pagkakataon upang suriin ng mga muscle ito, malajelly na buto, reproductive system at feeding apparatus. Habang nagtataka sila sa kasarian ng hayop, natuklasan nila ang isang pares ng ovary na may sukat na 7 talampakan ng haba at ito ay tumitimbang ng halos 24 pounds. Ang oarfish ay ang pinakamalaking bonefish sa planeta at napabalitaan din kaya nitong lumakin hanggang 50 talampakan ng haba. Iniisip ng mga saintipiko na ang mga inanod na isda na ito sa baybayin ng California ay maaaring may sakit o tumutugon lamang sa aktibidad ng lindol sa ilalim ng dagat. Number 5. Decomposing Blob. Noong July 2015, isang sea monster naman ang inanod sa Maine. Masyado na ito na-decompose kaya naman hindi na ito makilala. Inilarawan pa ito ng isang turista bilang isang blob dahil na din sa hindi pangkaraniwan itong itsura. Dahil sa kakilakilabot na laki nito, tinatawag ito ng mga tao na labi ng isang balyena. Nag-aalinlangan ng mga eksperto tungkol sa pagtawag dito bilang isang hayop sa dagat. Gayunpaman kalaunan ay napagpasya nila na ang creature na ito ay isang basking shark. Ang basking shark naman ay ang pangalawang pinakamalaking species ng pating sa planeta. Ang mga higanting ito ay mayroong filter feeder na kung saan iniiwan nilang nakabuka ang kanilang mga bibig habang sinasala nila ang tubig alat sa pamamagitan ng kanilang hasang. At tulad ng maraming uri ng pating, ang populasyon ng basking shark ay bumababa at sila ay inilalarawan bilang isang vulnerable species ng International Union for Conservation of Nature. Ang malaking creature na ito ay may sukat na 15 talampakan ng haba at 4 talampakan ng lapad. At malamang ang creature na ito ay pumanaw na bago pa man ito anurin sa baybayin. Ang mga lokal na otoridad ay mabilis din nagsagawa ng plano para lamang maalis ang labi ng hayop. At sa sobrang laki nito, gumamit pa sila ng bulldozer, mailabas lamang ito sa dalampasigan. Number 4. Giant Squid. Ang mga higanting pusit ay nagbigay ng inspirasyon sa hindi mabilang na mga alamat at kwento sa loob ng maraming siglo. Sa kabila ng lahat ng kwento tungkol sa kanila, ang makita ang isa ay talaga namang napakabihira. Ang mga dambuhalang nilalang na ito ay ang mga pinakamalaking invertebrate sa mundo at sila din ang may pinakamalaking mata sa kaharian ng hayop. Nakatira sila sa malalim na tubig ng karagatan at bihirang lumangoy sa ibabaw. Gayunpaman noong October 2013, isang napakalaking pusit ang inanod sa pangpang. Mayroon itong galamay na may sukat at halos 30 talampakan ng haba at tumitimbang ng halos 400 pounds. Ito ay halos kapareho ng timbang ng isang may sapat na gulang na oso. Noong 2020, isa pang mas malaking hayop ang inanod sa baybay ng Britanya Bay, South Africa. Ang mga bahagi ng katawan ng hayop na ito ay halos buo at ito ay may sukat na 13 talampakan ng haba at tumitimbang ng halos 660 kilos. Ang mga higanting pusit ay kabilang sa isang malaking klase ng mga hayop na tinatawag na cephalopods na kung saan nangingibabaw sa karagatan sa pagitan ng 542 at 66 million years na nakakalipas. Ang mga creature na ito ay nakatira sa lalim na 3,200 talampakan. At ang lalim na ito ay sagana sa pagkain, kaya naman hindi na nakapagtataka na magkaroon sila ng ganito kalaking sukat. Number 3. Montauk Monster. Noong July 2008, ang larawan ng malademonyong nilalang na ito ay kumalat sa internet. At kalaunan ay binansagan itong Montauk dahil natuklasan ito sa isang beach sa New York. Ang carcass na ito ay pinangalanan dahil na din ito ay di na makilala na kung saan hindi din available ang hayop para sa autopsy dahil hindi kalaunan kinuha ito ng hindi nakikilalang tao. Gayunpaman nakiusap ang mga zoologist sa media na suriin ang larawan upang malaman nila ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sinabi ng mga eksperto na ito ay isang decomposed na raccoon at nawala ang buhok at balat nito sa hindi malamang dahilan. Makalipas naman ng ilang araw, ang ilang lalaki mula sa Shelter Island ay sinabing nakakita sila ng labi ng raccoon at binigyan ito ng Viking funeral. At ang ibig sabihin nito ay sinunog nila ito sa tubig. Kung totoo man ang kanilang sinasabi, ang nilalang na ito ay para talagang halimaw. Ang mga teorya at haka-haka ay sinasabi ang nilalang na ito ay maaaring isang mutant result ng isang eksperimento na isinasagawa sa Plum Island Animal Disease Center. Ang iba naman ay sinasabi na ang nilalang na ito ay isang alien. Number 2. Demon Dolphin of Sakhalin. Ang isa pang creature na natagpo ang naanod sa pangpang ay isang tila kakaibang dolphin ng Sesalan. Binigyan ito ng ganitong pangalan dahil na din ang creature na ito ay inanod sa Sakhalin Island sa Russia.
At dahil din sa babantukan nito, hinala ng mga scientifico na ito ay isang dolphin. Bagaman ang mga dolphin ay walang balahibo, ito ay nagtatanong sa tunay na pagkakakilanlan ng halimaw. Ang kanilang itsura ay maaaring dahil sa ilang pagkasira ng balat. Subalit, sabi ng mga nakasaksi, may nakita din silang parang mga paa sa specimen. Ang pinakamahusay na paliwanag dito ay malamang ang creature na ito ay isang bottlenose whale call. Habang nagpapatuloy ang debate, ang nilalang na ito ay nanod pabalik sa dagat. At matapos na kumalat ito sa internet, maraming tao ang nakipag-usap sa kanila at nagbibigay ng kanilang panig ng kwento. Habang ang karamihan sa tao ay sumasang-ayon na ito ay isang dolphin, sinasabi ng mga eksperto na ang species na ito ng dolphin ay hindi makararating sa Far East. Number 1, Loch Ness Monster. Ang Hollingworth Lake malapit sa Little Bear ay tila isang perfectong getaway site para sa mga pamilya at kaibigan. Habang ito ang kaso, ito din ay gumaganap ng isang bangungot dahil na din sa kakaibang uri ng creature na inanod dito. Noong 2015, isang limang talampakang creature ang inanod sa dalampasigan. At ang creature na ito ay talaga namang parang pike, isang klase ng isda. Sinabi ng mga residente na hindi nila alam na may ganitong kalaking nilalang na nabubuhay sa tubig. At hindi din nila o nahihirapan din sila na ilarawan ito. Sinasabi ng mga tao sa lugar na ang creature na ito ay isang prehistoric. Ang mga residente ay sobrang din natakot nang makita nila ito sa lawa at mabilis din silang tumakbo. Ang malaking hayop na ito ay mayroong malaking ngipin at meron itong butas-butas sa mata. Ang larawan na ito ay binahagi sa online at nagdulot ito ng matinding debate. Kung ang creature na ito ay isang sinaunang hayop o isa lamang pike na isang uri ng sea fish. Habang nagpapatuloy ang debate, karamihan sa mga residente ay nanumpa na layuan na talaga ang tubig. Ilan lamang to sa 10 pinakamalaki at pinakanakakatakot na creature na natagpuan sa dalampasigan. Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.